Good day, mga ka-riders. Ito na naman si Papa Charles saka si Mama Det para sa isang ride. Actually, nandito na kami sa Maygapan City, San Leonardo. Ang direksyon namin will be Padinggalan. Actually, itong dinaanan namin na to, ito yung bypass road ng Plaridel, Bulacan. Makalabas kami rito, nasa may kabanatuan na kami. Kaya ngayon, sa kabanatuan, meron ding bypass road. Kaya medyo mas mabilis ang ride ngayon compared sa mga dating ride. Ito nga, isang grupo ng mga mad dogs o bad dogs ang pangalan ng grupo, mga ano, big bike, halo ng Pinoy saka mga foreigner magkakasama. Well, it's okay naman dahil sasabayan ko nga sana yung speed nila, medyo hindi naman kabilisan, kaya lang naisip ko nasa safety mode kami. Talagang chill-chill lang kami ni YP. Kaya yung speed nila, medyo faster dun sa usual na ride namin mag-asawa. Kaya ito, certain point lang na sinundangan namin. Kaya ngayon, nagkahiwalay na rin kami. Kaya tuloy lang ang ride. All the way. Actually, ano, nandito na kami sa Sigsag, somewhere na sa, ano, sa may Gabaldon. Di nakalayuan, makikita mo may mga small zigzag road. Panahon mo na yung bulubundukin na pupuntahan namin. Ang daming mga straight roads. Kaya ito, chill kami sa speed na somewhat mga 60, 70, minsan nasa 50 lang. Kaya ito yung mga view ng nearby Gabaldon. Actually, nasa vicinity ng kabanatuan eh. Konti na lang, nandun na kami sa may Gabaldon. Yan, pumasok na kami. Ito na, ang Gabaldon. Medyo kumuha lang kami ng konting pictures na magkasama kaming mag-asawa. At yun, tuloy lang kami. Biyahe all the way. In a while, ito na, nasa may Dinggalan na tayo. Somewhat, ito talaga yung direction namin. Dinggalan, Aurora Province. Kaya ito, andito kami sa may Paltik. Itong road na to, going to dun sa first drop namin will be yung sa Grotto. Ito yung sinasabi nilang Batanes of the East. Ito, nakakuha ko ng mga aerial drone shot. Kaya kahit papano, ma-appreciate natin yung visibility nung pinuntahan namin na first tourist spot. Kaya ito, pababa na kami. Papunta na kami dun sa spot kung saan kami may nakausap na pag-iistayan namin na lodging house. Kaya ito, all the way down. Medyo may mga nakakasabayan kami. Actually, yung road na to, paakyat ng Grotto, matarik. Kaya ito ngayon pababa, talagang halos hindi ka na naggagas. Sasabay ka na lang sa flow nung speed pababa. Kaya yan, tuloy-tuloy lang. All the way. Plano namin, mamimili kami ng konting food stops dahil may mga dala rin kami ng mga dilata and others. Kaya lang may mga gagamitin kami na kakailanganin namin dun sa lodging house. Actually, may mga dala naman kaming mga lutuan, mga ingredients dun sa mga lulutuin namin, even though na slow and cheap yung biyaheng to, enjoy naman kami.
most of the time naman kasi ganito yung diskarte namin. Chill ride. Punta kami sa isang direksyon na gusto namin puntahan. May dala na kaming lutuan, food stops, at kung ano yung mga kulang, ipapamili namin. Kagaya to, hihinto muna kami rito para makapamili ng konting food stops. Hanggang sa after nung makapagluto na kami, umikot kami. Ito yung una namin pinuntahan, yung sa may Peter Port. Ito yung spot kung saan nagkakaroon ng sakayan yung mga tourist papunta dun sa kabilang island. Kaya ito, going kami sa second tourist spot. Ito naman yung Tanawan Falls. Ito, ahong kami. Hindi namin alam kung anong meron dito. Basta sabi nila, magandang spot daw to. So, it ended up na andito kami sa isang rough road. Ito, magtanong lang kami rito kung ano ba ang kondisyon nitong road na to. Dahil puro ahon eh. Hanggang sa nag-end up kami dun sa may zip line nung Tanawan Falls. Hindi na namin inikot yung ano, falls. Parang walang get sa akin eh. Kaya ito, we decided na umalis na rin afterwards. Then tumuli na kami dun sa Gabaldon. Kung saan kami nag-stay just before umuwi kami ng Manila. So paano guys? Please share, like sa mga susunod ko pa mga vlogs. See ya!